Nangako ang samahang industriya ng agrikultura na bibili ng nasa 7.5 billion na kilo ng palay mula sa mga magsasaka. Ang National Food Authority naman magpapahiram ng mga warehouse at mga post-harvest facility. Si Clayzel Pardilla sa detalye. Rise and shine, Clay. Pinagkakasya ni Angel ang arawang budget na 500 pesos pang gasto sa pagkain at baon ng kanyang tatlong anak. Bilang isang ina, magsasacrifice ka para sa anak mo. Araw-araw, nag-iiba yung presyo ng bilihin eh. So, babudgetin mo. Sa pag-aaral ng social weather stations nitong Hunyo, lumabas na halos 3 milyong Pilipino ang nakaranas ng gutom sa huling tatlong buwan ng Duterte administration. Ngayong selebrasyon ng World Food Day, ipinanawagan ng grupo ng mga magsasaka, vendor at consumer sa harap ng Department of Agriculture o DA ang paggamit sa food security at pagpapababa ng presyo ng bilihin na siya anyang hakbang para matuldukan ang kagutuman. Para maabot ang food security, kailangan maengganyo ang mga magsasaka na huwag sukuan ang pagtatanim. Kaya nagkasundo ang grupo ng mga magsasaka, pribadong sektor at National Food Authority na palakasin ang pagbili ng lokal na palay sa makatwirang halaga. Bibili ng 16 pesos ang sariwang palay habang 19 pesos ang kada kilo ng tuyong palay. Mas mataas ito ng 3 piso kumpara sa prevailing price ng palay ngayong harvest season. Mula sa ganitong presyo, posibleng maibenta sa halagang 38 pesos ang lokal na bigas. This will stabilize the price of our local producers and help our local consumer, no? Maski tumaas na yung imported ng 42, at least may local produce pa rin tayo na bigas na mabibigay sa consumer na mas mura. 7.8 bilyon na kilo ng palay ang ipinangakong bibilhin, habang tutulong naman ang NFA sa pagpapahiram ng mga warehouse at mga post-harvest facility. Pinapatago nila yung mga palay nila sa amin, at libre ang maintenance, libre din ang aming storage. So doon naman sa mga farmers na walang delivery truck, kami po ay may kasama sa binadyetan namin para lang makabili din kami, suporta sa mga farmers. Ipinangako naman ng Agriculture Department ngayong World Food Day ang pagsasayos sa food value chain para makamit ang magandang produksyon at abot kayang bilihin. Iginit din ng DA na tinututukan ng ahensya ang food safety ng mga agricultural product sa loob at labas ng bansa para mapalawak pang export market ng Pilipinas. Bilang bahagi naman ng World Food Day, namahagi ang DA ng Agricultural Food Pack sa ilang mahihirap na pamilya sa Quezon City. Clayzel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.